tan ko ng insulation tong wire para hindi siya kahit na dumikit siya sa frame hindi siya magkukuha, hindi siya magagasgasan yung pinaka wire. Bago na naman akong gagawin sa aking truck. So, ito, nire-ready ko tong aking truck sa winter kasi. Although, nakabitan ko na siya ng dilaw. So, bala ko siyang dagdagan pa ng isang dilaw kasi malaking bagay eh. Aso nga lang, hindi pa siya ganun kabigay yung pagkadilaw niya kasi yung paglight ko kasi is ano rin, puti pa. Pero babalutan ko rin niya ng dilaw. So, lilinyahan ko lang tong aking ilaw. Then, matestingin ko ng ano, winter. Malaking bagay pagka may dilaw. Huwag puro puti. So, ini-align ko lang ito kasi binago ko ng kabit. Kasi yung isa, dadagdag ko dito. So, yun, kakabit ko lang. Ito yung isa ko pang nabili na dilaw. Na floodlight kung tawagin. Ito, floodlight kung tawagin siya. Safe driving, better life. Yan. Ano siya? Floodlight. Ito. Yan. Flood din. Maganda sa winter. So yun. Lilinyahan ko lang. Ako na rin na naglilinya ng wiring itong truck ko. Apat na LED na dilaw. So, lilinyahan ko na lang siya ng wiring. So, may nakabang naman ako niyan kasi dati ito nakakabit na. Inayos ko lang yung pagkakakabit niya. So, ililinya ko lang and then masubukan ko na kung anong itsura nito sa gabi. Kapag may snow and everything. So, medyo malog. Lagyan ko pa ng isang ng tornilyo pa magkabila. So, yun. Ililinya ko lang. Sa inyo kung paano ko lilinyahan. So ito, binabalutan ko ng insulation tong wire para hindi siya kahit na dumikit siya sa frame hindi siya magkukuha, hindi siya magagasgasan yung pinaka wire. So malaking bagay ito, may insulation. So pag magwa-wiring kayo, lagi nyo lalagyan ng insulation na ganito, PVC. Ito kasi meron na siya, kaso mahirap na eh. Hindi siya ganun ka ano na insulation, hindi kagaya talaga itong PVC. So, madali lang naman siya ipasok. So, malaking bagay ito. So, then iwa-wiring ko na siya punta sa ilaw. So, nilagyan ko siya ng relay. Meron siyang relay, may fuse, tapos ginamit ko yung original switch ng truck. Meron kasi siyang extra na dalawang switch. So ginamit ko yung isa. So hinanap ko yung isang linya rito na galing doon sa main. So, may fuse na rin siya. So bale ang lumabas niya eh. Dalawang fuse, isa sa switch at saka isang pwede sa battery kasi hindi kasi pwede basta magtatap ka lang sa ng kuryente sa mga ECU. So ito, pinadaan ko pa siya ng relay at saka ng fuse. Talagang malamig na. Female terminal. Female.
So yun no, nakatapos na ako ng ano, pagkabit ko nito ano. Medyo ginabi na. So ayos na, naayos ko na yung wiring. So testingin ko na lang. Apat yan. Inilagay ko na yan. So switch on ko lang para makita natin yung lingas nung ilaw. So yan yung ilaw niya. Bali apat na dilaw. Para mas maliwanag yung ano ah, nasa gitna. So yan pang winter ko. Ayos. So hindi ko na napakita ko paano ko kinabit yung kwan kasi nagmamadali ako kasi binabi na ako. Naulan pa. So yan na nakatapos na ako. So yan lang, pag magkakabit kayo ng mga ganyang ilaw, mga auxiliary light, kailangan lagyan nyo ng relay, fuse, at syempre, kailangan yung mga paglilinya nyo is safe. Alam yung secure, hindi masusunog. So ito, nilagyan ko siya ng relay para hindi madamage yung aking computer box. So yan. So yan, maraming salamat at ito ah. Idea na naman, ito is hindi naman ko sinasuggest sa lahat ng gusto maglagay. Ito is malaking bagay lang para sa akin yung nakadilaw na auxiliary light. Although mayroon naman akong pag light, pero puro puti lahat siya eh, yung headlight tsaka yung pag light. Pure white, so nahihirapan ako sa pag and pag naulan at tsaka sa winter. So ito, nakaready na ako sa winter. So yun, at maraming salamat and keep safe and keep on trucking. Keep safe and keep on trucking.